Inip na inip ka na ba at gustong gusto mo nang lumabas? Lumabas ng bansa in particular. Worry not dahil yan ang pag-uusapan natin sa episode ngayon ng Insight. What I'm going to do is I'm going to give you insight about going outside the country. Ang gagamitin nating method is yung pick a card reading. For this episode, ang gagamitin kong card para sa inyo ay tinatawag na Nostradamus card or Nostradamus tarot deck. As far as I can remember, binili ko to somewhere sa Mall of Asia. Kasi nung pumunta ako doon, I stumbled upon it sa isang bookstore. At dahil nakita ko yung name na Nostradamus, hindi na ako nag-hesitate na bilhin kahit medyo mahal. So as usual, yung mga dati lang nanonood ng mga videos ko, alam na alam nyo na ang mechanics for the pick a tarot o pick a card. Meron tayong pagpipilian na apat na number. From 1 to 4, pipili kayo ng isa. So, ang pipiliin nyo is either number 1, number 2, number 3, or number 4. And then, for each number, I'm going to draw a card. At yun ang magiging sagot ng tarot para sa tanong ngayon. This is about going outside the country. Hindi ako makapag-isip ng specific na tanong. Basta, ang pinaka-point nitong reading na ito is bibigyan kayo ng guidance about going outside the country. So, kung kayo ay nakapili na ng number, umpisahan na natin ang ating pick a card reading for today. By the way, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Jade Martin. I am a paranormal expert and a tarot reader from the Philippines. Kung ang pinili mong number is number 1, ito yung binibigay na mensahe ng tarot para sa iyo. Dito sa card na to, wala akong nakikita about going outside the country. Ang ina-advise ng card na ito sa iyo is, kung ano man ang ginagawa mo ngayon, whether you are doing a career, whether you are doing business, kung ano man yan, pagbutihin mo lang kasi hindi mo kailangan umalis ng bansa dahil uunlad ka dyan sa ginagawa mo, whatever that is. Ngayon kung ang ginagawa mo ay nakatambay ka lang, hindi ko alam kung paano ka uunlad dyan. Pero this card is about if you are focusing on something, meron kang ginagawang project, meron kang career, meron kang business, tutukan mo lang yan kasi uunlad yan at magpa-prosper ang buhay mo sa pamamagitan ng ginagawa mong yan, whatever that is. So that is the answer para sa mga pumili ng card number 1. Hindi ka ina-advise na mag-abroad o lumabas ng country kasi kung ano man yung ginagawa mo, pagbutihin mo lang, and you will actually achieve a lot from that. Second card, kung pinili nyo ang number 2, ito naman yung nakuha kong card para sa inyo. Ang tawag sa kanya is the Pope. So ano ba yung message nitong card na ito para sa mga pumili ng number 2? Ang nakikita ko dito sa card na to, merong several na pag-alis, paglabas ng country na mangyayari sa buhay mo in the long run. So, lalabas ka pero babalik ka and there will be a series of going outside the country. So, hindi ka laging nasa labas. Siguro, ang ibig sabihin nito, meron ka lang contract na makukuha. Pag natapos na yung contract mo, babalik ka uli and then magkakaroon ka uli ng panibagong contract and then you will go out of the country again. So, pabugsubuksong paglabas ng bansa, yung nakikita kong insight na binibigay ng tarot para sa iyo. Pwedeng at some points, ibig sabihin ito, lalabas-labas ka ng bansa for some projects and then pagtapos na yung project, pababalik ka uli and then pagdating ng time, lalabas ka uli ng bansa. So, ganun lang yung ibig sabihin ng number 2. Kung ang pinili mo namang number is number 3, ito naman yan. This is the death card. Pero wag mong katakutan to. There's nothing wrong about dying or there's nothing wrong about death. Hindi nakakatakot ang death card pagdating sa tarot. It means a new beginning. So, ang mensahe nito, or new beginning or transformation, ang mensahe na itong tarot na ito para sa iyo na pumili ng number 3, hindi mo rin naman kailangan lumabas talaga ng country. Kailangan mo lang maghanap ng ibang gagawin. Kailangan mo maghanap siguro ng ibang employer, ng ibang career, kasi kung ano man yung ginagawa mo currently, hindi siya naaakma para sa iyo. So, if you want more luck in your life, maghanap ka ng bagong gagawin, magkaroon ka ng career move or career change, maghanap ka ng bagong employer, maghanap ka ng bagong work, maghanap ka ng bagong career kasi hindi ka nababagal dyan sa ginagawa mo currently, whatever that is. Yun naman ang insight na binibigay ng tarot para sa mga pumili ng number 3.
How about if you've chosen the card number 4? If you've chosen the number 4, ito yung card na equivalent sa kanya. Ano nga bang tawag sa kanya? Walang nakalagay. Pero as you can see, this is about peace. Ay, nakikita ko para sa iyo when it comes to going outside the country. Hindi ka lang lalabas ng bansa pagdating ng time. You might also stay there for good. So, malaki yung chances na magmamigrate ka or magiging citizen ka ng ibang country at mag-i-stay ka na doon for good. If you do that, mas magiging peaceful, mas magiging maayos ang buhay mo. Kaya advisable para sa iyo na lumabas talaga ng country. In fact, karugtong pang mensahe itong card number 4, kung lalabas ka ng bansa, mababago ang kapalaran mo. Kung meron kang bad luck, maaaring makounter mo yon. O kung meron kang mga sari-saring issue sa buhay mo dito sa country na to, na kung saan ka nakatira o naglalagi, pag iniwan mo yung country na yan at lumipat ka ng ibang country o lumabas ka ng country, maiiwanan mo pati yung mga issues na yan. Kung baga kung saan na siya mare-resolve on its own. Kaya advisable para sa iyo ang lumabas talaga ng country at hindi lang lumabas kundi mag-stay ka na doon for good. So that's it for our episode for today. I hope nagustuhan nyo ito ulit. Kung first time ninyo na manood sa akin dito sa akin channel, I would like to invite you na mag-subscribe sa akin. Kung ano man yung narinig ninyo ng mga reading ngayon, lahat yan ay general reading lang. If you want a more comprehensive reading from me, hanapin nyo po ako sa Facebook. Ang pangalan ng page ko is Insight with Jade Martin. Pwede nyo akong i-message there to inquire about a private reading. Thank you very much for watching this video. Sana sa pagbalik ko, maabutan ko kayo uli. At huwag po kayong magsasawa na kapapanood ng mga videos ko dito sa Insight with Jade Martin. I'll see you again on my next episode. Thank you very much and may you always be filled with insight.